Ang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi man hinangad ni Gia ang ipinamana ni Adam na 50% shares, ay tila wala na itong choice kundi tanggapin ito. Upang hindi tuluyang mawala ang kumpanya dahil sa pinaplano ni Lucy at Dana ng pagbenta nito. Dahil si Gia na ang bagong CEO at president ng Dragon Empire, labis na ikinatuwa ito ng kanyang mga kaibigan. Dahil alam nila na nasa mabuting kamay na ang pagpapalakad ng kumpanyang matagal nang pinaghirapan ni Adam. Bagamat maraming paghadlang ang ginawa ng mag-inang Lucy at Dana, gaya na lang ng pagpapasunog ng opisina ni Attorney Marquez upang kasabay nitong masunog ang kopya ng last will and testament ni Adam, ay hindi na ito mababago ang katotohanang si Gia ang nag-iisang tagapagmana ng kumpanya. Sobra naman ang pagkainis ni Lucy at Dana dahil tila sunod-sunod na puro kamalasan ang dumadating sa buhay nila. Walang hanggang nagpapasalamat naman si Gia dahil hanggang sa huli ay naalala silang mag-ina ng kanyang amang si Adam. Ikaw, isa ka rin ba sa naging masaya sa pagbabalik ni Gia bilang CEO at President ng Dragon Empire? Kung oo, maaari mong ilike ang video na ito at ilagay ang iyong sagot sa comment box below.